isa na namang OPM rock band noong 90s ang tatalakayin natin ngayon, mga idol. Ang Filipino rock band na ito ay pumapangalawa sa top selling band noong panahon nila, na kahit ilang ulit pa itong magpapalit-palit ng mga miyembro ay nananatili pa din itong matatag. At patuloy pa din ang kanilang pamamayagpag sa mainstream hanggang ngayon. Yan ay walang iba kundi ang River Maya, na kumanta ng awit ng kabataan. 214 Ulan, Hisap Mata, Hinahanap-hanap Kita, at marami pang iba na may malulupit na guitar solo. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong topic, eh inihiling kong mag-subscribe ka na sa aking channel upang updated ka sa mga video na gaya nito. Shoutout sa ating mga idol na si Cedric Romano at Jun Eric Suniga. Nabuo ang River Maya noong 1993. Pero hindi pa River Maya ang tawag sa kanilang banda. Ang pangalan pa noon ng grupo ay Saga, na binuo ng mga unang miyembro na sina Jesse Gonzalez bilang bokalista, Kenneth Ilagan sa gitara, Nathan Asarcon bilang bahista, Ron Belayo bilang drummer. Nangailangan ng Saga ng keyboardista hanggang sa magpa-audition ng grupo at pinaanunsyo sa istasyon ng radyo. At sakto naman na napakinggan ito ni Rico Blanco, na isang keyboardista na naghahanap din ng kagrupo. At agad itong nagtungo upang mag-audition. Kaagad naman siyang natanggap bilang bagong miyembro. Minanage ni Director Chito Roño at Lisa Nakpil ang Saga upang gawin silang rock show band. Pero ang nakakalungkot lang hindi pa nagtatagal ang bandang Saga ay isa-isa nang nagsialis ang ilang mga miyembro na pinangunahan ni Kenneth Ilagan dahil sa personal na rason, at siya ay pinalitan din ni Perpekto De Castro. Umalis din si Jesse Gonzalez sa di malamang dahilan. At dito na nga pumasok si Francisco Manyalak, o mas kilala natin sa tawag na Bamboo, at siya ay naging bokalista nila. Sa di inaasahan ay umalis din si Ron Belayo at pinalitan naman ng classmate ni Nathan na si Mark Escueta. Sila ay madalas na nag-iensayo sa rehearsal studio na pagmamayari ni Perp De Castro. Noong naging solid na ang kanilang grupo, ang pangalang Saga ay napagkasunduan na nilang palitan at tinawag itong River Maya na sinadyes mismo ni Perp De Castro. Dito na din nila sinimulang areglohin ang kanilang mga orihinal na kanta gaya ng Awit ng Kabataan, Ulan at 214, na kinompose naman ng kanilang keyboardista na si Rico Blanco, na i-release ang kanilang kauna-unahang album noong November 1994 na may self-titled na River Maya. Nakasama dito ang unang single na Ulan at sinundan ng 214. Pagkatapos noon ay umalis na rin si Perp De Castro sa River Maya dahil sa nasasakal na siya sa management. Marami pa kasi itong gustong gawin sa estilo ng pagigitara na hindi pinapayagan sa kanilang grupo. At siya ay bumuo ng sariling banda na tinawag niyang The Blues Trio, na kalaunan ay tinawag na Axis, hanggang sa mapalitan ng pangalan at tinawag na Tri-Axis. Ganun pa man, ang bandang River Maya ay kailangan magpatuloy, kaya si Rico Blanco ay nag-full-time bilang gitarista. At ang kaibigan ni Nathan Asarcon na si Jayjan Valencia ay kinuha nila bilang session guitarist kapag may live concert sila. Ang pangalawang album ng River Maya ay tinawag na Trip, na i-release ito noong 1996, na may single na Kisap Mata, Himala at Panahon na Naman. Taong 1997, sila ay nag-release ng pangatlong album na tinawag na Atomic Bomb, na may solong Hinahanap-hanap Kita. Patok na patok ang kantang ito noon sa mga Pinoy, lalo na sa mga in love, sawi sa pag-ibig at iniwan ng jowa. Noong 1998, ang River Maya ay nag-release ng isa pang album na tinawag na The River Maya Remix Album, na pinagsama-samang kanta na inareglo naman ni DJ Toti Dalmasyon ng Groove Nation, na mayagpag ang River Maya at umani ng mga positibong reaksyon. At dito na din sila nagsimulang mag-tour
sa US at Canada noong 1998. At sa hindi inaasahan, ang kanilang bokalista na si Bamboo ay nagdesisyon na umalis na sa River Maya at manatili na sa US. Noon ay may mga balita na kaya daw umalis si Bamboo ay nalulong daw ito sa pinagbabawal na gamot at pinarehab ito. At may balita din na si Bamboo daw ay may malubhang sakit at pinapagamot ito sa US. Pero ang katotohanan ay nanatili siya sa US kasama ang kanyang pamilya at pinili niyang tapusin ang kanyang pag-aaral. At kalaunan ay bumuo siya ng sariling grupo na tinawag na Bamboo noong 2003.